hindi lahat ng stepmother ay masama. Ngunit ano ang gagawin mo kung ikaw mismo ang makakaranas na hindi tratuhin ng maganda ng naging stepmother mo? Maatim mo kayang patawarin siya? Sa kwentong ito ay matutunghayan natin ang ginawa ng isang binata na nagpaiyak sa stepmother nito. Mga ka-explorers, kwentong may aral ulit para sa inyo. At baka hindi ka pa nakasubscribe sa ating munting channel, subscribe ka na rin po para kumita rin tayo. Thank you. Lo, may tatayo ba ako? Sambit nitong sininyo. Bakit mo naman yan natanong, apo? Tugon ng lolo ambo nito. Kasi lo, naiinggit ako sa mga kaklase ko na may mga tatay silang bumibisita sa kanila at dumadalo sa tuwing meron kaming meeting sa eskwelahan. Sambit nitong apo niyang sininyo. Ganun ba, apo? Nandito naman ako, ha. Palagi rin naman akong dumadalo sa mga meeting niyo sa school. Kulang pa ba ako para sa iyo, apo ko? Nang mapansin itong si Ambo na tumahimik na sininyo, ay pinagpatuloy nito ang pagsasalita. Biro lang yun, apo. Siguro nga'y napapanahon na para makilala mo ang ama mo. At sa mga oras na yon, ay nilahad nitong si Lolo Ambo niya ang buong katotohanan dito sa bata. Hanggang isang araw, bigla na lang sumipot sa bahay nitong si Ambo ang anak niyang si Teddy na totoong ama nitong si Ninyo, at kasama pa nito ang bago niyang asawa. Tay, Nay, naparito po kami kasi gusto ko sanang kunin na si Ninyo para mapag-aral ko siya sa kolehiyo para magkaroon din ng bata ng magandang hinaharap. Teddy, sa 8 taong wala ka, bigla ka nalang sisipot at kukunin sa amin ang kasiyahan namin ng nanang mo? Hindi ako papayag dyan sa binabalak mo. Galit at naiiyak na sambit ng tatay Ambo nito. Tay, kaya nga ho nandito ako ngayon. Para naman po makabawi rin ako sa pagkukulang ko sa anak ko. Huwag niyo naman pong ipagkait sa akin, tay, ang karapatan ko sa anak ko. At isa pa ay, dadalaw pa rin naman kami dito, tay. Di naman po kami mawawala sa inyo. Saad naman nitong si Teddy. Sa sinabi nitong si Teddy, ay naimasmasan at nakumbinsi niya itong tatay Ambo nito. Hanggang sa pumayag na silang mag-asawang kunin sa kanila ang pinakamamahal nilang apo. At kahit umiiyak itong si Ninyo, ay wala siyang nagawa kundi sumama sa ama niya. Huwag po kayong mag-alala, lo at nanang. Babalik ko ako dito. Pangako ko po yan sa inyo. Saad naman ninyo sa lolo't lola nito. Sa bagong buhay nitong si Ninyo ay hindi naging madali para sa kanya. Dahil sa una lang naging mabait sa kanya ang stepmother nito. At dahil sa wala palagi sa bahay nila ang ama niya'y walang nagawa itong si Ninyo kundi tiisin ang pagpapahirap sa kanya ng stepmother niya. Naranasan niyang pumunta ng eskwelahan na walang baon at kumakalam ang sikmura at matulog sa banyo. Tiniis lahat iyon nitong si Ninyo hanggang sa nakapagtapos siya ng high school. Dahil sa pangarap niyang makapagtapos ng college at makauwi ng probinsya doon sa lolo at nanang niya. Isang gabi, kinausap nitong si Ninyo ang ama nito. Tay, gusto ko po sanang mag-aral sa college. Yun ay kung okay lang po sa inyo. Pambungad na wika nitong si Ninyo. Abay, magandang balita yan, anak. Tutulong ako sa iyo, anak. Tugon naman ng ama niya. Nang marinig iyon ng stepmother niya, agad na nagsalita ito. Magtrabaho ka na lang kaya kaysa unahin mo yung aral-aral na yan. Gastos lang yan. Yung mga kakilala ko nga na nagtapos ng college, ayun, cashier lang din ang bagsak. Makakatulong ka pa sa ama mo kung nagtrabaho ka na lang. At isa pa ay, mahina na yung ama mo para sustentuhan ka pa. Abay, maawa ka naman ninyo.
sa sinabi ng stepmother niya ay napailing na lang itong si Ninyo at hindi na umimik pa. At ginawa nitong si Ninyo na magsumikap alang-alang sa pangarap nito. Nagsumikap siyang magtrabaho sa gabi bilang isang gasoline boy at papasok naman sa eskwelahan sa umaga. Na kahit mahirap na sa kanya'y ginawa niya pa rin tiisin iyon. Salamat sa isang naging matalik niyang kaibigan na si Brian na ginawang tulungan itong si Ninyo sa pamamagitan ng pagpapatira sa apartment nito ng libre. Isang buwan bago ang graduation nila'y nag-usap ng masinsinan ang magkaibigan. Bri, maraming salamat sa tulong mo sa akin ha. Kung di dahil sa iyo ay di yata ako makakapagtapos, sambit ni Ninyo. Nako, nako, ako nga dapat ang magpasalamat sa iyo. Kung di dahil sa pagtuturo mo sa akin ay hindi ko makakayanan ang kurso nating to. Sa mga pinagsasabi nila ay sabay na nagtawanan ang dalawa. Hanggang sa nagbunga na nga ang paghihirap at pagtitiis nitong si Ninyo nang nakapagtapos na siya ng koleyo. Agad ay bumalik siya ng probinsya para bisitahin ang lolo at nanang nito. Ngunit naiyak siya sa kanyang naabutan nang binuburol na pala ang nanang nito. Labis ang iyak nitong si Ninyo sa mga sandaling iyon dahil sa hindi man lang niya naabutang buhay ang nanang nito. Hanggang sa lumipas ang 2 taon. Habang nagtatrabaho sa isang accounting firm itong si Ninyo, ay bigla na lang siyang nakatanggap ng chat galing sa stepmother nito na pinaalam niya sa kanyang nagkasakit ang ama niya. Tinitigan lang nitong si Ninyo ang message na iyon at hindi niya nireplyan. Hanggang isang araw, laking gulat na lang ng stepmother niya nang bigla na lang sumipot itong si Ninyo sa bahay nila. At agad na pinuntahan ang kanyang amang kasalukuyang nakaratay. Sandaling nagtitigan ang mag-ama sa mga oras na iyon. Hanggang sa mangiyak-ngiyak na nagsalita ang stepmother nito. Alam kong walang kapatawaran ng pagmamalupit na sinapit mo sa akin noon. Kahit na hindi mo ako mapapatawad ay hihingi pa rin ako ng tawad sa mga kasalanang nagawa ko sa iyo. Patawad ninyo. Sa sinabi ng tita niya ay sandaling niyakap siya nitong si Ninyo sabay bulong ng mga katagang nakalipas na po yung tita, pinapatawad ko na po kayo. Sa sinabi sa kanya nitong si Ninyo ay napaiyak ito siya ng malakas at simula sa araw na iyon ay pinagamot nitong si Ninyo ang ama niya at masaya silang nagsama-sama kasama ang lolo niya bilang buong pamilya. Mga ka-explorers, ang matamis na ganti na maganda nating gawin sa mga taong nagmalupit sa atin ay ang ating kabutihan. Dahil ang ating kabutihan ang magdadala sa atin sa katiwasayan.